Hi guys, I'm Roy. Sa video nito, pag-uusapan po natin ang banso. So, let's start! So first, pag-uusapan po muna natin kung ano yung banso. Yung banso po, ito po yung pinang-titis-tis ng kahoy. Ito po yung ginagamit para mapanipis natin yung kahoy. For example, nakabili po tayo ng 4x4 or 2x2. Gusto po natin siyang panipisin pa. Bago gusto po natin kumuha ng mga 1/4. 1/8 na mga nipis ng kahoy. Dito po natin siya ginagawa. Bakit po sa banso ano? Dito po kasi sa banso mas safe. Manipis lang po yung blade niya, tapos hindi po siya masyadong nakakatakot. Hindi po ganun kalakas yung ating ikot sa banso compared po sa ating circular saw. Dito po, kahit maninipis na po yung kinakat natin, okay lang, safe pa din. So, kadalasan po kasi dito sa ating banso, yung ating blade. Ngayon po, chinek po yung blade natin. Wala pa po siyang 1 mm. So more or less po mga 0.5 mm ito. Hindi po katulad dito sa ating circular saw. 1/8 po yung kadalasan na kapal ng blade niya. Yung curve po na tinatawag. Ayan po yung kadalasang use ng banso. Tignan niyo po kung gano'ng katahimik. Cut. Banso, table saw. So kung marami pong mga nagre-reklamo kayong kapitbahay, ano, sa tingin ko po, makaka-relate kayo. Banso po talaga. Ano pa po yung other use niya? Ano? Dito po tayo nag-cut ng curves kapag sa mga malalaking furniture. Yung scroll saw po, yung jigsaw, okay po siya. Pero kapag po yung gusto natin na medyo maganda-ganda yung cut, dito po natin siya ginagawa sa banso. Yung jigsaw po kasi, parang ayun po yung circular saw version ng ating banso. So ito pong banso, isa po ito sa mga dream ko na magkaroon eh. So, our friends from Uitit, sila pa yung nagpadala sa atin ng banso. Kaya ko po siya nagustuhan. I mean, kaya ko siya gustong-gusto dati pa. Gusto ko pong gumawa ng sarili kong gitara. Makagawa na po ako ito sa ating banso. Pero siguro matagal-tagal pa naman po yun, ano? Pag may free time lang ako. So, next po, pag-uusapan po natin kung ano yung pinagkaiba ng banso, pati sa circular saw, pati pa yung mga limitations ng ating banso compared po sa ating table saw. First po, yung banso po natin, medyo maliit lang po ang bed nito. More or less po, mga 12 inches to 20 inch. Malaki na po yung 20 inch na bed ng ating banso. So dito po sa ating table saw, umabot po ito ng 40 to 50 inches yung kaya po niyang ikat. So kasi syempre magkaiba naman po sila ng function. Ito pong banso, again, ito po ay pang test ng ating mga kahoy. Pampanipis, pampaliit. Ang kadalasan pong ginagamit dito or finifeed dito sa ating banso is mga hardwoods. So yung mga tinitestis po natin, yung mga solid woods dito po sa ating banso. Bakit po mga solid woods ano? Ideal po kasi yun kasi yung ating banso po sobrang nipis po ng cut niya. So dito po sa ating banso again, pwede po tayong gumawa ng mga curves. So kung gagawa po tayo ng mga legs gamit ang mga solid woods, mahihirapan po tayo sa jigsaw. Kasi yung jigsaw po, meron lang po siyang depth na kinakaya. At saka hirap po ang jigsaw kapag po sa mga solid woods kasi nagpe-flex po yung blade nun. So dito po sa banso, kapag po maayos lang yung setup natin, hindi po siya magpe-flex, magiging malinis po yung cut natin sa kanya. So kung gusto po natin mga curve cuts naman dito, so, ito pong banso natin ay from John Benson, from Uitit. Sila po yung supplier. Sila po ay located sa Binondo. Ang maganda po dito sa atin, John Benson, ano, meron po silang support. Ayun po talaga yung hinahanap talaga namin sa aming mga power tools. Kung bibili po kami ng power tools, lagi po yan, kailangan meron po ba siyang support? Meron po bang mga parts? Sila po, meron. Pag po masira yung ating mga tools, hindi po siya matitengga, pwede nyo pong dalhin ulit sa kanila. Sila po yung mag-aayos niyan. Ito pong ating gagamiting model is John Benson na banso, 10 inches. So, dito po, ang inches po na sinasabi nila, 10 inch, 12 inch, 14 inch, is yung wheel niya. So, dito po sa ating 10 inch wheel, ano, makakapag-cut po tayo dito ng 4 inch. Siyempre, habang lumalaki yung wheel natin, mas malaki po yung cutting capacity natin. So, dito po, maliit lang naman po yung kadalasan namin kinakat. Hindi naman po kami nagkakat ng mga 4x4s or mga malalaking mga timbers talaga, ano, or mga logs. Kaya, ito, saktong-sakto po sa eh, yung size na naman po ng ating handle ng gitara or yung neck ng gitara, mga nasa 3. Malaki na po yung 3 siguro, or basta more or less mga ganun. So, ito po, saktong-sakto po siya. So, yung wheel niya po, ayun po yung dito nakalagay sa taas. Hindi po yung cutting capacity niya ha. 10 inch po is yung wheel na ginagamit.
So, ito po yung ating wheel. Ito po yung magde-determine kung anong size po ng ating banso. Again po, this is the 10-inch. So, dito po tayo magbabase ng 10-inch natin. Yan. So, 10-inch po siya. So, kapag po yung ating cutting wheel ay 10-inch, more or less po ang ating cutting capacity is 4 inches. Katulad po dito. 4-inch. Kailan po ba natin kailangan ng banso? Kailangan po natin ng banso kapag po yung ating mga projects kadalasan ay puro solid woods. Bakit po puro solid woods ano? Lalong-lalo na po kapag yung mga projects nyo eh mamahaling mga hardwoods. Ayaw po natin na masyadong malaki yung nababawas dun sa ating kahoy. Kapag po madami yan, nagpapaila po yung thickness ng ating blade. So, sabihin po natin makapag-cut po tayo ng ating hardwood. Mga dalawang beses na cut. So, ang matatanggal po dun sa ating kahoy is 1/8 na. So, sayang naman po yun. Paano po kung ang gusto nating test this is 1/8 or 1/16? Ganun lang po kakapal yung kahoy na gusto natin. So, nasasayang po. Malaki po yung nasasayang. So, again po, dito po sa ating banso, kayang-kaya po nating mag-cut ng mga maninipis na hindi po, syempre, masasayang yung ating kahoy. Yan, so kung papipiliin po ba tayo, no, banso or table saw? Syempre po, lagi po yung depende. Depende po sa mga projects na ginagawa nyo. Yung mga projects po na ginagawa nyo, mga crafts, mga solid woods, mas okay po yan siguro dito po tayo sa banso. Pag po mga solid woods kasi, iba po yung ating mga machines na ginagamit. Meron po mga jointer, meron pong thicknesser, tapos ito po, banso. Kapag naman po ang ating mga ginagamit, mostly plywoods, I think dito po tayo sa route ng ating table saw. Table saw, circular saw, miter saw, doon po tayo. Pero syempre po, kung both naman po na ginagamit nyo, maganda po yung meron kayong dalawa. Para po siya, hindi nyo na rin po problemahin kung paano nyo pa ika-cut, mga ganyan. So, syempre, hindi lang po ito yung ibinigay ng Uytip. Follow nyo po kami sa aming Facebook page. Tsaka po, subscribe din po kayo dito sa ating YouTube channel para po makita nyo yung mga susunod na mga videos natin. Ano, bago po mag-Christmas, may mga ipaparaffle po tayo from John Benson. So, abangan nyo po yung mga tools na ipamimigay natin from John Benson. Medyo madami-dami rin po sila. Siyempre, nakakatawa. At syempre, for sure, magagamit nyo po siya sa inyong woodworking journey. So, good luck po. Again po, follow us on Facebook. Tsaka po, syempre, subscribe na rin po kayo dito sa ating YouTube channel. So, in the near future po, magkakaroon po tayo syempre ng mga projects gamit ang ating banso. Purely banso. Kasi may mga projects po talaga tayo na pang banso lang eh. Hindi po talaga kaya ng circular saw. So, yan po. So, if ever po na meron kayong questions, suggestions, or any other comments ano po, regarding dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin yan sagutin. So, yun lang po. Thank you.